tama-tama lang yung asin niya. Panalo, perfect. At ngayon, ilalagay na natin yung mga gulay. At pasensya na kayo, kulang-kulang yung aking mga ingredients, ha. Hey guys, tara, luto po tayo ng sinigang na manok. At ito po yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng sinigang na manok. Ito, nakat ko na at nalinisan ko na yung manok. At gagamit tayo ng bawang, sibuyas, luya, lagyan natin ng kamatis. At ito yung mga gulay ko lang. Kangkong, okra, at talong. At ito yung gagamitin natin na mantika, paminta, asin ang lalagay ko po dito at hindi po ako nagpapatis. At yung sinigang mix, wala kasing sampalok dito or pang asin. Ito lang naman ang pwede namin gamitin dito. At syempre yung pang sabaw natin. Kaya mag-start na po tayo magluto. Tara po guys, samahan po ninyo akong magluto nito. Lagyan na tayo ng mantika. Lagyan na yung bawang. Lutuin po natin ito hanggang sa maging golden brown. Pagkatapos itong luya, lutuin po natin ito ng maigi. Saktan po natin ito para pagandang luto. Pagkatapos lagyan na natin itong sibuya. At lutuin po natin ito ng maigi hanggang sa maging golden brown. At pagkatapos natin itong saktan. Ayan, lutuin na natin ng isa. At inundot na natin po ng manok. Madali na lang po kasi itong lutuin. At napaka-effortless naman. At itong sabaw na to, talagang na-miss ko siya. Kaya gusto ko siya kainin na yun. Sobrang na-miss ko talaga itong sabaw na aking luluto yun. Kaya para ka lang nagluluto ng sabaw na. Thank you. Ang gina na natin ito, huwag natin nahaloy na. Kaya natin at maglalagay lang ako ng paminta. Kaya maglalagay na tayo ng paminta. Tapos, tatakpanan natin siya. Ganyan po kadali yan. Lutuin po natin ito ng maigi. Ang mga maging light brown itong manok. Para maging masarap ang ating sabaw. Sa pamamagitan ng luto ang sa pamamagitan ng maayos ng pagbisa. Hindi natin mapapasarap ang ating niluluto na sabaw. Kapag medyo luto na itong ating manok, lagyan natin ito ng asin. Konti na. Kasi gagamit pa tayo ng sinigang na mix. At lagyan natin ito ng sabaw. Pakuluan at pakuluan muna natin ito bago natin ilagay yung ating sinigang mix. Pagkakulo niya, lagyan na natin yung kamatis. Ito, dito natin mapapaasim yung ating sinigang sa mga kamatis na to. Takpan muna natin siya. Pagkatapos, lalagyan na natin ng sinigang mix. Pero hindi ko ito lahat ibubuhos, ha? Konti lang. Kasi ayaw ko masyadong maasim. Ang ganda sana kung nasa Pilipinas ka eh, yung ilalagay mo dito yung sampalok or yung kamyas, ano, yan ang masarap doon, yun ang pinaka the best. At titikman ko to kung gano'ng kaasim na. Tamang-tama lang yung asin niya, panalo, perfect. At ngayon ilalagay na natin yung mga gulay. At pasensya na kayo, kulang-kulang yung aking mga ingredients, ha. Ngayon ilalagay ko na itong talong. At ating pagpaktan muna. Mga ilang segundo lang,
Yung iba naman. Tapos ilalagay na natin yung ibang gulay, yung okra. Sayang, walang sili kasi ang mahal ng sili eh. Ayan. At pagkatapos, ilalagay na natin tong kangkong na napakasustansya nito. Ating itong takpan. At mga ilang minuto lang natin itong lulutuin ha. Kasi madali naman itong lutuin itong kangkong. Ayan na guys. Luto na po ating niluluto. At ito po ay kailat na ng ating nilulutong sinigang na manok. Ayan. At okay na po ito. And ready to serve. At ito po ay talaga nagugutom na. At masarap talaga itong sabaw ng aking niluto. Kaya tara po. Samahan po ninyo ako. And for today's video, eto po, nagluto ako ng aking pananghalian na sinigang na manok. Bagamat hindi siya kompleto ang Ricardo, masarap naman po siya. Bagamat hindi ko masabing healthy to, dahil may ginamit tayo ng ingredients. Ayan ho, ang aking pananghalian ko for today. At samahan po ninyo kung kumain. At hindi ko na po ipapakita ang tiki mang portion na to. At guys, kung nasiyahan po kayo sa aking video at kung ikaw ay hindi ka pa subscribe to sa aking channel, wala ang gagawin kundi pagkatapos mong panoorin itong aking video, don't forget to like, subscribe, and share. At pagkatapos, huwag mong kalimutan na pindutin ang notification para lagi po kayong updated sa mga video in-upload ko. Hanggang sa muli po, ito po si Joboy TV na nagsasabing maraming salamat po. And see you on my next vlog. Bye!